Si Sara Labate naman na nag-flex ng bago niyang bahay, Tita Annabelle Rama. Ah. Ang sabi niya, ito, pinost ito ni Tita Annabelle at hindi niya ito idinideny. Ang sabi niya, sana nga, pirmahan mo na yung annulment niyo ni Richard para mapakasalan na niya si Barbie Imperial, Sharon Cuneta. Binura niya lahat ng retrato nila ni Gabby Concepcion sa kanyang IG. Siyempre, sa muli, kumusta na po kayo mga minamahal naming kachika? Sa mga kababayan po natin sa iba't ibang dako ng buong mundo na nalulungkot, nalulumbay at gusto nang makita ang kanilang mga pamilya pero walang paraan. Heto po kami, sabi nyo nga, na nagbibigay sa inyo ng saya. Di ba naman, Romel Chica? Tama, kaya aliwin po namin kayo sa abot ng aming makakaya. Mismo! Ano naman kaya masasabi ni Wendell Alvarez, a.k.a. Barikotot? Pasasayahin namin kaming tatlo. Pasasayain mo tayong tatlo? Take two! Pasasayain namin kayong tatlo. Pasasayain namin kayong wala nang tatlo. Kayong lahat. Take three! Pasasayain namin kayong lahat sa papanood at sa aming mga opinion at mga intriga, dito lang yan sa showbiz industry. You nailed it, Barikotot! Nakakaaliwan o nakaka-epis-epis talaga. Para rin pong yung mga kwentong showbiz, nagsasalimbayan, nagpapaikot-ikot. Hindi po natin alam kung saan at ano ang kapupuntahan. Kaya dyan lamang po kayo, tutok-tutok lang, dito po sa inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Anong gusto mong sabihin sa mga kababayan natin na alam nating lungkot na lungkot ngayon, lalo na yung mga nasa iba-ibang bansa? Lalo na mga OFW, kung tumutok lang kayo sa amin para mawawala ang lungkot nyo. Pag napanood yung may parakaling, kayo na sa Pilipinas. Oh, at kakantahan mo sila. Oo, at kakantahan ko kayo. Ang mataas na mataas, ang tono. Diba? Oo nga, mataas na mataas. Okay, ayan. At syempre po, hindi pa rin tayo bumibitiw sa issue na talaga namang pinuputakti pa rin po at pinagpipistahan ng publiko ngayon ang hiwalayang Richard Gutierrez at Sara Labate. Kani-kanya silang ano ngayon? Post? Paurat? Oo, guys. Sagutan. Talagang hindi na napipigilan. Alam mo, dito mo makikita na yung pataasan ng pride na tinatawag, yes, diba? Hindi magpapatalo sino man. Kanino man. Tama. Ano masasabi mo? Unang nag-flex na lilipat ng bagong tahanan, si Richard Gutierrez, sumunod si Sara Labate. Oh, kasi nang nung una pa naman, talagang plano na talaga ni Richard. Kasi bago pa sila na maghiwalay, si Richard kasi inuunti-unti na yung mga gamit niya doon sa tinitirhan nila ni ano. Mali ka doon. Ni Sara. Meron na talagang hiwalayang nagaganap. Ba't mo kukunin ang gamit mo? Ba't mo ililipat ng ibang lugar kung wala pa kayong problema? Correct. Diba? Okay. So, may problema na. May problema na sila, kaya talagang bago sila maganot, ang mga gamit talaga ni Richard pinag-aayos yun na, tapos pinililipat na doon sa muna. Ang sabi ni Tita Annabelle Rama, isang buwan na siyang nakatira sa amin. Noon ito, isang buwan na siyang nakatira sa amin. Hanggang doon lang muna sinabi ni Tita Annabelle. Uh-huh. O pagkatapos ngayon, si Sara Labate naman na nag-flex ng bago niyang bahay. Ano masasabi mo? Ay, bongga. Siyempre, kung lilipat si Richard, dapat lilipat din ako. Para, ano to, matitira ako doon sa bahay na iniwan. Parang ganyan. Kung saan siya iniwanan. Oh, parang ganon. Pero ang tanong po ng mga kababayan natin, wala naman daw trabaho pa si Sara Labate ngayon. Sino ang magbabayad ng uupahan niyang bahay? Isang malaking question yan. At saka, pagka lumipat ka, mayroon niyan daw tenant eh. 2 months deposit, 1 month advance. Saan sa kukuha ngayon? Malay naman natin kung nag-advance na ng bigay sa kanya ang Viva doon sa gagawin niyang pelikula at serye. Baka ipagmamalaki na naman ng kanyang madiraka na yung tension namin from Switzerland. Saan? From Switzerland. Yun ang ipinanglipat natin. Pinanglipat at mawala ng balak ng kanyang mga magulang na iwan yung kanilang anak muna dito. Ganun naman ang bawat magulang talaga. Fairness. Sasamahan ang kanyang anak kapag ka nalalagay sa gipitan at talanganin. Okay. Diba? Kaya lang dito mo makikita, inuulit ko po mga ka-SNNers, dito mo makikita yung pataasan ng pride. Diba? Walang may gusto
gusto na magpailalim kanino. At tama lang din naman po yun. Kapag may hiwala yan, syempre, umaariba yung pride natin. Ay, opo. Oh, ang pride chicken, dapat kung sino mas malutong, dapat yung labayo. Pero ano ang sabi? Ang pride ay nilulunok kung kinakailangan, hindi laway lang. Totoo naman. Diba? Pero nag-ano ngayon, nagbabardagulan yung mga fans, ano? Ang sabi, bakit kapag wala ba si Richard Gutierrez, pag wala ba yung pamilya Gutierrez, hindi na mabubuhay si Sara Labat? Oo, mayroong mga ganyan. Hindi naman sila magugutom. Pwede naman sila magsalita. Dahil kampi sila kay Sara. Okay lang yun. Ang mahalaga na ilalabas nila yung sama ng loob niya. Oo, at saka, kumbaga, open ano ang social media. Bukas na bukas po ito sa anumang panig sa pagbibigay nila ng kanilang komento at opinion. Ito naman si Tita Anabel Rama. Ang sabi niya, ito, pinost ito ni Tita Anabel at hindi niya ito idinideny. Ang sabi niya, sana nga, pirmahan mo na yung annulment nyo ni Richard para mapakasalan na niya si Barbie Imperial. Ay! Mambibuisin. Makiinis yun. Pero may kasunod yun. Hindi bagay sa iyo ang pamilya Gutierrez. Yung apelido namin hindi bagay sa iyo. At may nakasulat pa dyan. Buti nga nakatiis sa iyo ang anak ko. Buti nga nakatiis sa iyo ang anak ko. Ibig sabihin nun, mahabang panahon na nagsakripisyo si Richard. No? Eh, ano man ang sagot ni Aling Esther? Naku, sabi naman ni Aling Esther mag-ano ka na daw kasi kung pinapakialaman ka lang ng iyong binan, mabuti pa, ikaw na rin mismo ang umalis. Oo, sabi na gano'n ni Aling Esther. Kung makapagsalita naman si Aling Esther bilang isa ring biyanan, hindi rin ba siya nakikialam? Siya nga ang una-una nakialam, diba? Sabi nga nung ikinasal nga doon, diba kasi ang gusto dapat kasal, diba? Doon ikinasal sa kanila sa Switzerland, diba? Tapos parang siya ata ang nag-check kung sino ang mga bisita na pupunta. Yan yung una nilang pinag-anuhan ni hindi ano? Hindi pinagkasunduan ni Tita Anabel. Ay, si Tita Anabel, hindi naman pwede magpa-under yan. Sabi, bakit gano'n mo yung ano, yung mga bisita namin eh? Lalaki yung sa akin, kami ang dapat ang masusunog. Sino ang bibisita na ipapuntay namin doon? Siya ang gumastos kasi si Richard. Okay. Totoo naman yun. At saka malaki ang pamilya Gutierrez. Dapat nating tandaan na, syempre gusto ng mga i-please ni Tita Anabel ang mga kamag-anakan. Tama. At saka sila naman ang tumaya doon sa kasalan. Kaya bakit naman kailangan busisiin at markahan kung sino-sino ang naroon? Ang gusto ni Aling Esther, siya ang magkukuntro. Siya ang magkukuntro. Na nilang pinagka-diferensyahan. Alam mo talagang hindi mag-prosper hanggang sa lumawak na nang lumawak ang problema. At eto na nga, nauwi na sa hiwalayan ni Richard Gutierrez at ni Sara Labate. Napauwi na nga po sa annulment. Pero alam mo, sa isang banda, ako'y naaawa naman kay Barbie Imperial. Unang-una, wala naman pong katotohanan na may relasyon sila ni Richard. Nagkatagpo lamang sila, nagkataon lamang po yun na nagkita sila sa isang bar. Ubo po lang po si Richard sa tabi ni Barbie, wala pong katotohanan na binantayan niya si Barbie hanggang sa CR. Malala kalokohan yun. OA na po yun. Oo, to the highest degree. Tama. Diba? Nagkita lamang po sila sa isang bar at dahil konektado sa hiwalayan si Richard kay Sara, natural doon na focus ang attention ng mga naroon. Tama. Ididikit at ididikit kahit sino sa naghiwala kahit kay Sara. Ay, oo. Oh, ididikit nila, naku, eto ang bagong lalaki ni Sara. Kasi involved eh, diba? At mainit ang dalawa ngayon. Oo. At saka, pasintabi lamang po doon sa mga nagsasabi na mula kay ganito, hanggang kay ganyan, hanggang kay Sara, tapos biglang Barbie Imperial, parang napaka-cheap. Parang ganon. Hindi po siguro natin dapat na husgahan at maliitin si Barbie Imperial. Unang-una, wala po siyang kasalanan dito. At hindi naman niya nilalandi si Richard Gutierrez. Correct. Diba? Wala pong ganon. At saka, alam mo, sa ganitong relasyon, kapag humanap ng iba ang lalaki o ang babae, walang karapatan ang magkabilang panig na husgahan ang kanilang sinamahan. Ay, oo naman. Diba? Ano nga ang sabi? Kahit pa PUTA. Oo. Ang ipinalit ko sa iyo, sabi ng mga bohemyo, yung mga playboy, kahit pa PUTA ang ipinalit ko sa iyo, hindi ka dapat manghusga dahil mas mataas pa rin ang level niya kesa sa iyo dahil siyang ipinalit ko sa iyo. Diba? Parang ganun. Ayan eh, kaya dapat hindi po hinuhusgahan si Barbie Imperial na wala namang kasalanan. Nakakaawa yung bata. At lalo nang bawal husgahan ang taong wala namang kinalaman sa paghihiwalay nila. Totoo. Yun. Wala naman tayong narinig. Meron naman na ba tayong narinig na nagkaroon ng relasyon si Richard at saka si Barbie Imperial? Wala naman. Wala. Nagkataon lang na nagkatagpo sa isang lugar at nagkatabi.
Anong kasalanan doon? May krimen ba doon? Wala. Tapos bigla na lang nila i-post. Nasasabihin, ito na, nagsama na si Richard at saka si Barbie. At may something. Oo, may something pa. Tapos, pero nung tinignan ko yung picture, ang dilim-dilim. Oo. Hindi pa po ito ang panahon para, ika nga eh, malaman natin na meron na silang kanikanya dahil hindi pa annulled ang kanilang kasal. Oo, kasi... Bawal pa yun. Correct. Diba? Gagamitin yung laban sa kanila. Hindi pa yun nararapat kasi hindi pa po pinapawalang visa ang kanilang kasal. So, legally, married pa rin po sila hanggang ngayon. Pero kapag tapos na po yung kanilang annulment at talagang may kanikanyang buhay na sila, wala na dapat ganyan. Si Richard, lalaki. Nakita si Richard na babae ang kanyang kasama. Mm-hmm. Wala na pong problema doon. Ang mahirap, babae sa kapwa, babae. Lalaki sa kapwa, lalaki. May kulay yun. Correct. Diba? Oh, ano sa palagay mo? Ay, oo, pagka may ganyan. Tapos makita mo si Richard, may kasamang lalaki. Ay, di siyempre, iba naman yung iisip. At tapos si Sarah. Tapos si Sarah, makita mo, may babae namang kasama. Ah, kaya pala nag-iwalay na silang dalawa. Kasi may sarili-sarili silang pinapag-ibig. Na pareho na katulad din nila. Kabaro. Kabaro. Oo, ganon. Kasi mahirap talaga yun. Pero alam mo si Tita Annabel talaga, kumbaga, tang-in-cheek yung kanyang ano eh. Ingest lang. Mm-hmm. Parang pabiro. Pero totoo. Ay, oo. Oh. Pambibwisit. Total. Kumakalat inis. Naman. Tang-inis. Sige, nasakya ko na to para talaga lalong yung mga sinakumakalat ngayon, lalong mainis lahat ng mga dapat mainis. Tapos sabi ng mga ano nagbabardagulan ng mga kampo-kampo, oh, ang Sara nyo, hindi na nagpe-flex ngayon ng mga kagamitan niya na puro branded. Wala na siyang ikakasaw. Wala na si Richard. At saka mahirap yun para kay Sara kasi nagsimula siya, nagpakita na siya ngayon. Ngayon, aabangan ngayon. Ano ngayon ang ilalagay niya doon sa buhay niya at sa bahay niya? Kung ano-ano. At saka minsan ano, talagang parang yung pagpe-flex talaga, nabibigyan ng ibang pakahulugan. Mm-hmm. Diba? Kaya pinakamaganda, lalo na sa ganitong sitwasyon na may pinaglalabanan sila sa korte, di ba? Dahil pauwi na ng ano to, ng annulment. Huwag na muna mag-flex. Ano? Dapat gano'n. Oo. Sa bagay si Richard, wala naman ah. Kasi wala si Richard. Oo. Ang sagot lang naman, kasi pag nag-flex si Sarah, saka lang sumasagot si Tita na Anna. Diba? Hoy, die! Di ba? Kaya tingnan mo talaga. Tantanan mo kami. Hindi bagay sa'yo na maging miyembro ng ano, ng pamilya. Ng Gutierrez. Kaya tuloy, kini-question si Sarah kung saan siya kumukuha ng pera. Ang dami talaga tuloy kini-question. Di ba? Na binibigyan ka ni Richard, di ba? Ang binibigyan siya sustento kanya ni Richard. Sa mga sustento. Bata. Kasama na siya daw, doon. Sabi nga daw, magbibigyan lang daw si Richard para sa mga bata. Sustento. Pero hindi pwede bata. Kasi magkakasama sila. Andun din yung mga magulang. Siyempre. Kaya kung ano man ibibigay, share. Happy-happyin nila. Kahit pa sinasabi ng mag-asawa na ano talaga, nanggaling yun pension. Sa kanilang pensyon. Damay pa rin yun. So, pagka mag-ano pa lang, pag magbigay ko, example lang ha, pag magbigay si Richard niya yan ng 100,000, di ba, para sa mga bata. Siyempre, para sa mga bata, dapat tag-50 yun eh. Dalawang bata. So, ang mangyari dyan, 50 na lang. Ang 50 doon sa pamilya niya. Ni Sarah? Ni Sarah. Parang ganon. Mahahati patuloy. Mahahati, oo. Kumbaga, piece of cake, ang dami ng slices. Parang ganon, di ba? Kaya may dapat patunayan talaga si Sarah Labate. Sabi nga niya, mag-aartista na siya. Eh, ang sabi naman ng mga fans, ano, mag-aartista ka na. How sure are you na magiging successful ang papasukin mo? Di ba nakakaloka yung walang lusot. Walang lusot talaga. Pasalamat tayo, hindi pa nagsasalita si Tito Eddie. Ay, oo. Si Rufa Gutierrez. Ay, naku. Kapag nagsalita si Tito Eddie, kapag po ang mga babae ay nagsasalita, kaya pa nating intindihin. Kasi sabi nga, ang mga babae, mabilis magsalita at saka may dalawang bibig. Tama. Pero kapag ang lalaki ay bumuga, ay ito talaga. Efektibo yun. Diba? Mabibigyang linaw ang malabo kapag lalaki na ang nagsasalita. At si Rufa, paano kaya si Rufa kapag nagsalita na? Ano kaya ang gesture ni Rufa? Sabihin naman. Very Rufa, paano? Si Rufa, di ba pagka magsalita yan? OMG! I know, Richard. Sige, Englishin mo. Maintindihan ni Sarah. Lutang din ngayon yan eh. Okay, go. I know, Richard. This is a very... simple, nice guy. He's a small talk. Ano yung sa small talk? Punti lang masaya. He seldom talks.
yun ang Richard is a very seldom talk. He's a gentleman. He's a gentleman. And you know already Sarah. That Richard Sarah. Is, sabi niya, you know already Sarah. Very rupa. Okay, ano pa? Tapos sabi ba, Naropa, nung nasa... Naropa. Oo, Naropa. Nung nasa Japan nga sila. Today, I cannot say now Richard because it's a very busy to buy toys. He's very busy buying toys for his son. Mm-hmm. Oh, diba? So that's why I cannot talk now to Richard. Tita Annabelle, go! Lakado, ha! Ay, naku, day! Ay, naku, day! Dong! Huwag kang ganyan-ganyan, dong! Kasi, naku, tamahan ka sa akong dong! Kaya, kay Sarah, paano kausapin di Tita Annabelle pag galit ng galit na? Naku! Do, day, huwag kang ano-ano dyan, day, ha? Maglinis-linis ka dito, day, sa balay mo, day, ha? Kaya, balay mo, day, ka dumi-dumi man ni day, nako, maghawak-hawak ka naman, day, ng walis, day, at magwalis-walis ka man, darip. Huwag mong, day, pabayaan ng mga bata, day. Kay Aling Esther, ano ang sasabihin, Tita Annabelle? Si Aling Esther. Nako, day, huwag mo, day, palaki-laki, day, ang yung tensyon na, day. Kay magkano lang yan, day, ang tensyon mo, day. O, sa binibigay ni Richard kay sustento kay Sarah, na si Sarah, eh, gastos na ng gastos. Si Richard, bigay ng bigay, day. Eh, doon kay Mang Abdel. Kay Mang Abdel. Kay Mang Abdel. Paano nga? Mahayin natin si Mang Abdel. Si Mang Abdel. Sino yung Mang Abdel? Talaga, Abdel eh. No? Si Mang Abdel. Ano si Mang Abdel. Ay, nakao. At ikaw, Mang Abdel, dong. Nakao, punta ka lang dong sa ano. So, kasi mo yung mga ano mo dong, ginawa mo dong sa ano, sa Switzerland. Ano ba yung ginawa niya dong? Kay... At ikaw... pamangkin. Diba? At ikaw mo yung pamangkin niya. Sustentuhan mo yung pamangkin ni Aling Esther dong. Oo, ayan. Pag si Tito Eddie ang nagsalita, paano? Ay, simple lang si Tito Eddie. Ngiti-ngiti lang yan. Ano sasabihin niya kung sakali? Ano ang ipapayo niya kay Richard? Ay, sasabihin natin. Alam, malumanay siya sa tiyo. Super. Anak, ayusin niyo na lang, anak, yung problema niyo. Kung ano man yung mga problema niyo, pag-usapan niyo na. Kahit para man lang sa mga bata. Para man lang sa mga bata. Pero pag mag-usap kayo, huwag niyo na isama si Eno. Si Aling Esther. Kayo lang dalawa mag-usap para si maayos. O, sasabihin niya, Chard, ayusin niyo ang problema niyo kahit para man lang sa mga anak niyo. Hindi ka namin mapipilit na makipagbaligan kung talagang ayaw mo na. Karapatan mo yan. Pero dapat hindi masaalang-alang ang mga bata. Dapat ganon. Eh kung si Tita Annabelle, paano? Ako dai! Nakudong! Nakudong! Ano ka pa? Nabasa ko yung kay ano? Kay Ate Tanabel na, uy, day, ang kapala mukha mo. Uy, Sarah, no? Ganun ka, kabongga. Ang kapala mukha mo. Wala ka nang silbe, binakasama ng anak ko. Mga ganun. Buti nga nakatiis sa'yo si Chard. Diretso talaga. Ganun. Hindi, kasi maraming alam si Tita Annabel habang magkasama pa si Richard at si Sarah. Katulad yung sinabi ni Wendell tungkol sa paglilinis ng bahay. Totoo yun. Totoo yun na hindi masino, pabaya sa mga bata. Yung kaya nga sinasabi niya, buti nga nakatiis sa'yo anak ko. At saka, sasabay-sabihin mo, Day, na sinasaktan ka na anak ko. Hoy, si Chard ang sinasaktan mo. Ay, diba ganon? Kaya, wala talagang mangyayari. Hindi bale, hintayin pa rin po natin ang kalalabasan nitong problema ito. Kantahan mo. Anong swak na kanta para sa kanila? Hindi kakantahan ko sila ng I want to write ng classics. Ano nga yan? Mga unang linya niya? Kung hindi ka talaga nakakagrasp sa mundo ng musika, hindi mo naman malalaman eh. A magic boy. Oo, diba? Ayan. Got to write the classic. Got to write the classic. Got to write in an attic. Baby, I'm an addict na. An addict from your life. May mga addictos na. Ano ba yan? Ay, makakali. Iwan ko ba't may kantang ganyan, ano? Bakit? Ayaw mo ba yan? May kantang ganyan, pero yun ang inaaral mo. ano? Ay, sinimigit ako yung
Ano yung pinakamataas na tonong gusto mong ibigay sa ating mga SNNers? Ay, yung mataas talaga, yung... I'll always love you. One moment in time. Mag Bon Jovi, ang guwapo ni Bon Jovi doon sa mga... Naku, mga 15 years ago, ang galing-galing. Paparin yung kanta niyang Always. Always, my love. I can sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. Oh, but baby, just that's just me. And I always and I will love you, baby. Napagod ka na. Nakasosora din kung gusto. Alam mo, hindi ka pwede mag-quote. Hindi ka. Laro kahit si Johnny ko katulad mo. Hindi ka daw pwede mag-coach. Coach. Ay, diba? Pero talaga, ang mga kanta talaga ni Bon Jovi, ang galing. Okay, pangalawa nating sultada. Ay. Ano ito? Paborito mo siya? Kaya nga, ito na nga. Nung huling araw ng mga 23, huling linggo ng 2023, nagsabi siya na may magbabago daw sa kanyang social media. Okay? Magkakaroon daw ng mga pagbabago. So nag-usap-usap ngayon ang ating mga netizens, pati na ang mga bashers. At ang sabi, naku, ano naman kayong pagbabago ang mangyayari? Eto, nagsimula na siya. Pagpitada ng 2024, nagbigay na siya ng mga pagbabago. Unang pagbabago, binura niya lahat ng retrato nila ni Gabby Consenso sa kanyang IG. Yun na. Ano masasabi mo doon? So, nag-move on na pala siya. Ay, nag-move on? Ngayon niya lang naisip yun na pag nag-move on siya. At binura na rin po niya, mga kachika, ang lahat ng mga cryptic posts na nanggambala talaga nung nakaraang taon sa marami nating kababayan na pinagbintangan niyang asyumero at asyumera. Ay! Yung mga nakaka-confuse na mga kanyang cryptic posts na hindi natin alam patama kung kanino. Na ang pinatungkulan ng publiko ay si Kiko Pangilinan, pero siya rin ang naglinis ang pangalan ng kanyang asawa na hindi naman pala. Maayos pala sila. Pero inamin niya, pansamantala silang nag-away, pero nagkabati rin sila. Correct. Yun lang daw yun. Oo, yun lang daw yun. Pero ang dami-dami niyang pinakawalan ako ano-ano salita na inisip naman po nating lahat na si Kiko Pangilinan yun. Totoo. At paano hindi kasi mag-assume yung mga tao eh, siya mismo ang nagbukas ng pintuan. Ito, oh. Ito, oh. Ito yung mga credit post ko. Ito yung mga ano. Siyempre, yung mga tao naman. Ay, hiwalay na ba sila ni Senator Kiko Pangilinan? Kawawa naman. Kawawa naman. Ay, siguro talagang siguro, nung nakita siya ni Gabby, siguro bumalik yung kanyang ano, diba? Alam mo, yun ang common na katwiran ng marami at opinion na naguluhan daw si Sharon nung muli silang magkita pagkatapos ng mahabang panahon ng ama ng kanyang anak na si Gabby. Actually, Nay, ako nagbabasa talaga ako ng mga comment na yan. Karamihan talaga yun. Na oo, parang, natatabunan. Ano? Opo, natatabunan. Alam ko na nababasa rin yan ni Sharon na parang ganon lang nangyari, na parang bumalik. Oo. Na nung balik lahat. Mga alaala. Eh, siya rin naman kasi ang nagsabi beforehand na sana hindi na lang muna ako nag-asawa. Na, sana pinagbigyan ko si Gabby ng ilan pang chances baka sakaling naisalba pa ang aming relasyon. Correct. Siya naman ang nagsabi nun eh. Meron pa siyang binitang, sana pala naging matibay ako nun. Oh. Diba? At sana ipinaglaban ko siya. Correct. Diba? Eh kaso hindi niya. Wala nga. Kaya kayang panindigan ni Sharon itong mga pagbabago na ito sa palagay mo? Tingin ko hindi. Nagsasalita ka na ng tapos. Oo, oh, kasi alam naman si Sharon pagbago-bago yung isip niya eh. Ngayon, ganito sasabihin niya bukas, iba na naman yung ano yun. Ikaw ba naman, hawak mo palagi yung cellphone mo. Gadget tapos, mo. Oo, gadget mo. Tapos pagka may marinig ka, alam mo naman si Sharon, mapagpatol dun sa mga bashers na ito. Patola. Eh. Oo, patola ito. Kaya pag may oras na may mabasa yan, patola na nagiging ampalaya. Ayun. Diba, ganun na nangyayari, diba? Correct. Umapakla sa kanyang panlasa. Sumasagot siya, pumapatol siya, hanggang sa, ang maiiwan sa bandang dulo, siya rin. Ayun. Diba? Mali. Pero ngayon ha, in fairness ha, magmula nung nabura niya yan, wala pa siyang pulse ngayon. Hari nawang mapanindigan niya. Sana talaga. Kasi sana. Mas malaking porsyento po ng mga kababayan natin na nagsasabi na hindi kayang panindigan ni Sharon Cuneta yan. Kailangan na niyang makipagkita sa isang doktor na makatuturo sa kanya kung paanong ang lahat ng stress niya sa buhay ay mawala. Mental health ang iniintindi ng marami sa kanya. Ako diba? Lang ang tanong ko lang, bakit kinakailangan niya pang burahin yun? Oo. Nilagin ba sa mga para panuloy? Para sigurong
parang ginawa ni Catherine Bernardo, di ba? Social media, ano yun eh, di ba? Cleansing. O bakit? Katawan lang ba ang kine-cleanse, di ba? Hindi kaya, baka hindi yan mabinura, baka nilagay lang doon sa archive. In-archive lang? Oo, in-archive. Hinaid, may ganun kayo eh. Kasi ang account ni Sharon, dalawa. Ah, dalawa? Yung personal niya, at saka meron siyang pang, isang pang social na ano. Doon sa isang account niya, yun yung mga picture-picture, may mga gabi-gabi pa doon. Pero yung talaga sa account niya, yung mga cryptic-cryptic post niya, doon yung mga binura niya talaga. Sa pwede ilipat yung sa personal doon sa cryptic. Ika-page lang yun. So, hinide lang. Hindi, dalawa. In-archive. Nandun siguro na binura talaga doon sa may doon sa account niyang personal. Pero doon sa isang account niyang isa, yun. So, hindi pa rin 100% ng paglimot at pagbubura. Medya-medya lang. Kaya may isasagutan na pa si Sharon, hindi ko siya binura. Nilinis ko lang yung personal na account ko. Parang ganyan. Yan ang abe, no? Meron pa rin. May meron pa rin. At sa pagkakilala natin kay Sharon, nagsimula siya sa ganito na mga cryptic-cryptic. Ang laki talaga ng kasiraan sa imahin niya nito. Ay, oo. Sana nga mamulat na rin siya sa mga ganong kanigahan na hindi nakakatulong sa kanya. Oo. Anuhin mo nga, payuhan mo nga si Sharon kahit hindi kanya kilala. Kilala ka ba niya, Dai? Who are you? Who are you? Sabi niya. Diba, now, magpakilala ka muna. Miss Mega. Miss Mega Star Sharon Cuneta. I'm Wendell Alvarez. Okay. Now, talking to you. Ay! Sabi mo nga, saan kayo pinanganak, your favorite color, slam book. Okay, go. So, Sharon Cuneta, do not be, post the... Ano, do not be pursue. Huwag mo na ituloy. Do not be pursue your, to delete all your cryptic posts that I know that, you know, the people, you know, or your, the people of the Philippines. Versus... Versus Sharon Cuneta. The people do not believe about your say that you are now deleted all the pictures of Gabby and all the cryptic posts. You have no credibility. You have no credibility. Bakit credibility? Ba't niya ikagagalit yun? Sa paniniwala yan, prinsipyo. Sabi ni Sharon, bakit? Sino ka may credibility ka ba? Okay! Ay, nako! Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Heto na po sila, mga kachiga. Talaga naman pong maraming salamat. Of course, ang panalo sa ating pahulaan, Ninong Manny Garcia and Ninang Norski. Diba? Salamat po. Mariel MMM of UK. Ira Liam. Ira Liam ng Qatar. Okay. Miss Nags ng Belgium. Rona Gayrial. Juris Dr. Channel na nandito pa rin po hanggang ngayon at may mukha na ang pangalan. Lulu Malig ng San Francisco, California. And ang mag-inang Wating-Wating and Jericho, si Bahaw ng UK. Sila po ang bumubuo ng Tingalingaling Angels. Maraming salamat mula sa puso. At syempre, Ray Arreyes, Isi Bartolome, Neil Sullivan and Via ng Winnipeg, Manitoba, Canada. At si Loida Saginsin. Yes, Jeff and Sam Santos of Tuba City, Arizona. Herminia Carion. Katrina Karim. Rene and Roma de Leon. Na nandito ngayon. Ay, pero bumalik na rin agad ng Amerika. Dumalaw lang. Ferdy and Jojo de Leon ng Australia. Frank and Helen Huergas, mga pamangkin kong pinakamamahal. Ompong and Merly Ventura. Maraming salamat. Salamat. Thank you, mga anak. Thank you. At syempre, ang Reyna po at Rampadora ng Sydney, Australia. Catherine Amos, Tito Jerry and Kenzo Bongbong. Cherry Bacus of EWB America in Bangkok. Thailand, Ninang Flori Estrada and Ninang Letlet Kukabo and the most Ninang of all time, the generous Doña Lily Chua. Of course! Tito Henry. Ninang. Ayan na. Maraming salamat po sa inyong lahat at special po na pagbati ng pasasalamat sa aming kaibigan na si Mylene. Kilalang kilala po siya sa Green Hill sa taguring Cadena Queen. Ay. Ano ang kanyang shop?
MA Gadget Store. Maraming salamat. Hindi thank tayo you. Magkakakilala ng personal, pero maraming salamat, Mylene, sa pagpapahalaga. Hindi ka ba nabibigatan sa mga kadena sa magkabilang braso mo? Diba? At eto pa ang tanong ng mga fans. Dumadaan ka raw ba sa may rails ng train? Mylene, thank you so much. Our kadena queen, thank you. Thank you. Sino ba kasi yan? Ito yun. Huminga muna. Nagulat ka pa. Ito yun, yung pag-usapan natin ngayon. Isang masasabi natin na young actress at saka young actor. Okay. Sikat. Sikat sila. Talagang simula nagsama sila, talagang pinag-uusapan hanggang ngayon. Wow. Okay. No. Yung young actor at saka young actress. Nung una kasi talagang pinag-iisipan talaga ng mga production niya na pag-isama silang dalawa. Pag nagtatambal. Oo, pag nagtatambal. Nakita nila may kilig. Kaya ang nangyari... Pelikula at teleserye. Nakita nila may kilig. Kaya ang nangyari, binuo nila. Oh. Kaya nagkaroon sila ngayon ng love team. May pangalan na ang love team nila. Pero ito ang nakakalawa. Love team lang ba? Eh, magkarelasyon din ba to? Harap at sa likod ng kamera, hindi lang love team, kundi mayroon silang relasyon. Ah, okay. Pero ito na ang nakakalawa. Mayroon palang competition sa kanilang dalawa. Ay, bakit? Oo, kahit mag-love team na sila, mayroon silang talagang gusto. Kung sino umangat, talagang gusto. May angat na isa, gusto nila, sabay silang walang angat. Walang gustong magpatalo. Oh, pero wala. Yung girl, hindi. Yung girl. Doon yata ang problema sa lalaki. Oo, ang girl talaga, okay lang, walang problema sa ano. Sa young star, walang problema. Ba't mo pinalalabas silang dalawa? Feeling ng kasi ng young actor, kinukumpitin siya. Nung girl? Nung girl. So, ano ginagawa niya? Kaya, pagka... Wari, promo. Oo. O lumulutang yung galing ng babae. Katulad niya mag-promo, may isa silang ano, pinopromote na pelikula or teleserye, pupunta sila sa isang lugar. Pagka yung puro lang babae ang sinisigaw doon ng mga fans, doon na naano yung young actor, parang nasasaktan siya. Parang sinasapawa ng pagkalalaki niya. Sabi niya, bakit magkasama kami ah? Sabay kami nagpopromote dito na ng aming pelikula at saka teleserye, bakit siya lang ang sinisigaw niyo? Ay, ba, suplado siya, di ba? At saka lagi, di ba, laging actress ang laging tinatanong, hindi yung mag-talaki. Suptado siya, may magpapapicture, ginaganong-ganong. Oo. Kasi nga ito kasi yung actor kasi, may ugali kasi ito. Ano ugali nito? Ang ugali kasi nito, kuminsan, di ba, dapat sabay sila, ano, pag dumating sa venue para mag-promote, Ang ugali ng yung actor na ito, kuminsan, yung babae nandun na. Siya nandun pa sa sasakyan, ayaw bumaba. Parang mga shows niya. Ayaw bumaba. Hindi tinatawag ang pangalan niya, ayaw niya talagang bumaba. Ay, pa-importante. Pa-importante siya, Ay, tignan mo naman, nakikita mo ngayon sa mga event-event na pinupuntahan nila, yung babae nandun na, siya, ano pa lang. At saka, ito ba yung kumagsuot na kapolo? Naka-open pa yung mga butones? Dito, at saka naka, ano pa? Kabigay na, bigay na. Okay. Kanino ba nagmana yan? Kanino ba kasi nagmana yan? Sa nanay niya. Pa-importante rin ang madir. Oo, ay, alam mo na simple ang madir. Pag sinasabi niya, huwag ka muna bumaba dyan ha, anak. Diyan ka lang. Ay, pag hindi ka pa tinawag. Gimit. Pag hindi ka pa tinawag, hindi ka pa bumaba. Superstar ang effect. Tapos bago ka bumaba, titignan muna natin yung daanan kung naayos na ng Para may mga bodyguard na makapahawak kamay. May mga hami boys. Oo, simple. Titignan yung so, ano. So kinakalaban niya mismo, yung kalabtim niya, yung girlfriend niya. At nagagalit siya. Diba, napitikon siya pagka yung nasasapawan siya. Pag gusto niya kasi dapat, dalawa sila. Bigyan mo nga kami ng clue kung sino itong tantrumerong young actor na ito. Nako, ito, ang young actor na ito, kahit ayaw na sa kanya, pinipilit niya pa rin ang sarili niya. Ay! Isa pa, bigyan mo pa kami, isang matindi. Kahit hindi na siya pinapansin, go pa rin siya ganun ng go. Isang matindi ang hinihingi ko. Isang matindi ang hinihingi namin. At ito yung young actor na ito, lahat ng kaibigan nila ginakausap niya. Yun din yan. Go pa. Personal. Clue! Para si Tito Manny Garcia at ang mga SNNers makontento sa clue mo. Sige. Yung clue ng nanay niya mas mabilis. Yung antipara. Huwag ngayon. Yung clue. Yung sa nanay. Yung nanay niya kasi parang hindi naman pumapayat ito.
Sige, hanggang doon na lang muna tayo, ha? Okay ka na. Alam na ni Lea. Ano mga SNNers pa? Grabe po ang inyong radar. Yan pa lang. Check! Ganun na yan. Check! Ayun na. Pasok na yan sa banga, lalo na sa mga OFW natin. Yes. Pasok na yan. Okay, ano ang dapat gawin? Naku, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share. At pakisama na rin po ang aking vlog, Rommel Chica Vlog. Uy, salamat. Alam mo, congrats talaga. Ang tataas ng numero mo. Naku, salamat. Maraming salamat. Salamat kasi, sa inyo. Alam mo, hindi sayang pag pinanood ka yung panahon. Ay, naku, salamat ayan po. At direct Beverly Berhel, mahal ka namin. Mag-ingat ka dyan sa Toronto, Canada. Okay. At wala kayong dapat gawin kundi higil lang yung bell para magkaroon kayo ng notification para makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang aming hiniling sa inyo na please don't skip. At supportahan nyo naman ang aming short na tinatawag. Ito yung Showbiz Now na official TikTok. Ayan. Huling hirit, anong letter ng unang pangalan ng blind item mo? Iano natin sa hayop. Ay. Ihalin tulad nako natin sa hayop. Ang pangalan niya, kasi ang hayop na yun, maano sa tao. Napaka-loyal. Ano yung aso na yun? Dog. Ayan! Naku, maraming salamat uli, Rommel Chica and Barikutot. Isang masayang pagsasama. At sobrang salamat po mula sa puso namin tatlo sa inyong lahat na nagbibigay po sa amin ng mahalagang panahon, mataas na numero at kasiyahan. Hanggang sa muli, dito pa rin po sa ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat! Ang love!